Kapag ganito kagaling magsulat ang sender at ganito kaganda ang kanyang kwento, hindi ko maiwasang ma-anxious na baka hindi ko mabigyan ng justice ang pagbabasa ng kanyang kwento. Isa si Sam o Samantha sa pinakamagagaling na ring nag-share o nag-entrust ng kanilang kwento sa atin. Napaka-sensitive niya, napaka-honest niya sa kanyang feelings. Halos wala ng inedit o kinorek sa kanyang kwento, walang hanging parts. Napakaginhawang basahin, nakaka-excite. At puno ng aral ang kanyang kwento, mga kahugot. Kaya simulan nyo na ang pakikinig sa kanyang napakagandang kwento na hatid ng ating programang DKB Dear Kuya Bono mula sa ating YouTube channel na Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, 4th year high school na kami nung unang magkasala sa akin si Romar. Kulang 2 buwan bago graduation at ilang araw na lang bago ang JS prom na siya ding unang anniversary namin ni Romar. Hindi ko makakalimutan yun dahil yun ang unang pagkakataong masaktan ako ng sobra. Ilang gabi akong umiiyak dahil hindi ko matanggap-tanggap na nagawa niya akong lokohin at pagtaksilan. Hindi rin ako nag-attend ng JS prom dahil sa nangyaring yun. Sobra akong nasaktan dahil sobra ko siyang mahal. Sobra ko siyang mahal to the extent na nagsawalang kibo ako. Nagkunwari ako na wala akong alam na may iba siyang kinalulokohan. Takot akong mag-away kami na baka maging dahilan para iwanan niya ako ng tuluyan. Taga-private school si Irish, ang babaeng naging dahilan para masira ang pangako ni Romar sa akin na ako lang ang mamahalin niya. Kitang-kita ko silang naghahalikan, Kuya Bono. Parang sinasaksak ang puso ko noon habang pinapanood ko sila. Hindi ako maawat na mga kaibigan ko sa pag-iyak noon sa resort, pero nang magtila ako sa pag-iyak ay pinakiusapan ko pa sila. Huwag nilang sasabihin kay Romar na nakita namin sila. Na nabisto ko na ang panloloko sa akin ni Romar. Pinalabas ko, Kuya Bono, na wala akong alam, wala akong nakita. Never kong kinonfront o tinanong man lang si Romar tungkol kay Irish kasi natatakot ako sa isasagot niya. Natatakot akong masira ng tuluyan ang tiwala ko sa kanya kapag nagsinungaling siya. Dahil kilala ko siya bilang isang taong hindi marunong magsinungaling sa akin noon. At nangako din siya noon na never siyang magsisinungaling sa akin. Pero mas natatakot ako kapag inamin niyang silang ni Irish. Kaya hindi ako nagtanong, Kuya Bono. Nagkunwari akong hindi ko alam ang tungkol sa kanila ni Irish. Nagpretend akong okay kami at sinolo ko lang din yung sakit na dulot ng pagtataksil niya sa akin. Dalawang beses kaming naging broken family, Kuya Bono. Nung una, grade 6 ako, nung maghiwalay si Mama at Papa dahil sa babae ni Papa. Nagdemanda pa si Mama pero naging napakatagal yung kaso sa korte. Maraming pasakit at kahihiyan ang pinagdaanan ni Mama
Pero sa huli, bumalik din si Papa at tinanggap ulit siya ni Mama noong third year high school na ako. Nakikita kong sobrang awkward ang sitwasyon nila nung kababalik pa lang ni Papa. Pero nung magtagal ay naging okay din sila sa tingin ko. Hindi ko kasi tinatanong si Mama kung nabalik ba yung tiwala niya kay Papa. Though ang alam ko, mahal na mahal niya si Papa. Kahit noong mga panahong nasa piling ng iba si Papa. Iyon ang alam kong dahilan noon ng tahimik na pag-iyak ni Mama. Hindi niya alam na ilang beses ko siyang nakitang umiiyak. Pag kasi naramdaman niyang may tao, magkukunwari siyang okay lang siya. Yung naging sitwasyon ng parents ko ang dahilan kung bakit nagsawalang kibo ako nung lokohin ako ni Romar. Kasi alam kong kapag inaway ko siya, maghihiwalay kami gaya ng parents ko. Magkakasakitan kami at lalo lang lalala ang sitwasyon. Nakita kong mali si Mama kasi nung mapagod siya sa panggugulo kina Papa at ang babae niya, pinutol niya ang relasyon nila ni Papa kahit na mahal pa niya ito. Pwede namang hindi sana siya nakipaghiwalay. Pareho lang din namang masasaktan siya or mas masakit pa nga yung idea na ibang babae na ang inuuwian ni Papa. Oo, masakit isiping may ibang mahal ang mahal mo. Pero kung mahal na mahal mo nga at hindi ka handang mawala siya ng tuluyan sa'yo, magtiis ka na lang sa isiping may kahati ka. At least, kalahati lang ang nawala sa'yo, hindi buo. Sina Angela at Kyla, mga best friends ko naman sila since elementary pa kami, at okay lang sa akin kung pinagtatawanan nila ako sa pagiging tanga ko noon kay Romar. Si Angela ang humila sa akin noong araw na yon matapos mag-text sa kanyang kaibigan niyang nasa resort din noon, at nakita daw nito si Romar na may kalandi ang ibang babae. Nagpunta kami sa resort na yon at kitang-kita ko nga Kuya Bono na sweet sila. Sina Romar at Irish, hanggang sa naglaplapan pa noong hindi nakatingin ang mga kasama nila sa cottage. Napaupo ako bigla noon kasi nanghina ang tuhod ko, nanginig ang katawan ko. Kasunod ng pagbalong ng mga luha sa mata ko. Sabi ni Kyla, sumugod daw kami. Upakan daw namin yung babae, pero pinigilan ko sila. At inaya ko nilang silang umuwi. Noong fourth year high school ako at kasalukuyang dumadaan sa unang heartbreak sa buhay ko, ay third year college na ang sinundan kong si Ate Hannah. Siya ang panganay namin pero hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Hindi siya conservative, hindi rin siya matalino o para-aral. Ayaw lang niya magka-boyfriend pa noon. Lalaki ang sumunod sa akin at siya naming bunso, si Clayron, at second year pa lang siya noon sa high school pero naka-apat na ex na. Napaka-open din ni Clayron kay Mama tungkol sa personal na buhay niya, partikular sa love life niya. Pero ako, walang kaalam-alam ang pamilya ko noon na mayroon ng isang Romar
na nakapasok sa buhay ko. At noon nga'y siyang dahilan ng halos gabi-gabing pagluha ko. Naging pasaway ako sa part na sinagot ko si Romar nung JS prom noong third year kami. Bawal pa kasi akong magka-boyfriend noon sa batas ng mga magulang ko. Kaya lang ay si Romar ang kauna-unahan kong crush pagsampang-pagsampa ko pa lang ng high school. Kaklase ko siya noong first year kami at noong unang araw pa lang ng klase ay naagaw na nang pansin ko ang kakyutan ni Romar. Maporma din kasi siya at malinis sa katawan. Isang taon kong iningatan ang lihim na pagkagusto ko kay Romar noon. Second year kami, hindi ko na siya kaklase pero pinadalhan niya ako bigla ng maikling sulat na nagsasabing crush niya ako noon pang first year kami. Sinulatan ko din siya noon at sinabi kong crush ko din siya pero hindi pa ako pwedeng makipag-boyfriend. Sumulat ulit siya at sinabi niyang maghihintay siya hanggang sa ready na akong makarelasyon siya. Mula nung malaman niyang crush ko din siya ay madalas na siyang lumapit sa akin. Sumasabay siya sa amin kapag uwian sa hapon at hinahatid ako hanggang sa paradahan namin ng tricycle. Tagaibang barangay si Romar Kuya Bono. Kabarangay niya ang Lola Dalia ko, nanay ni Mama. Biyuda na si Lola noon. Wala pa daw ako nung pumanaw si Lolo. Noong sumapit ang bakasyon bago kami mag third year sa high school, nagstay ako kay Lola Dalia ng isang linggo kahit na mataray at masungit siya. At noon Kuya Bono ay muntikan ko nang sagutin si Romar kasi malapit lang ang bahay nila kina Lola. Araw-araw siyang nagpapakyut noon, pasimpleng dumadaan sa kalsada ng nakabike, may hawak na isang tangkay ng rose na ibinabato niya sa gilid ng kalsada sa harap ng bahay ni Lola. Pupulutin ko naman ang rose kapag wala nang nakakakita. Walang bakod ang bahay ni Lola, ganun din ang mga kapitbahay. Madalas nga ay nagiging daanan ng bakuran ni Lola ng mga taong pupunta sa ilog o sa bukid. Napakaluwang ng bakuran, Kuya Bono, na siyang naging trabaho kong walisan noon tuwing umaga. Actually, yun ang kinaiinisan ko kapag nagpupunta kami kina Lola. Ako ang paborito niyang utusang magwalis sa bakuran. Hate na hate ko pa naman ang nauutusan. Hindi ako tamad, Kuya Bono. Marami akong alam gawing trabaho pero gusto ko kusa ko. Hindi yung inuutusan ako. Kung hindi lang talaga dahil kay Romar, never ko namang maiisipang magbakasyon sa bahay ni Lola Dalia. Kanya nga lang kasi ay talagang in love na ako noon sa kanya at parang kulang ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Mataray at masungit si Lola Dalia kaya hindi nakakalapit sa akin si Romar. Nung nagbakasyon ako kay Lola, kinailangan ko pang tumakas noong ayain ako ni na Romar at mga kaibigan niya na magpunta sa ilog upang mag-picnic. At noon nga ay muntikan ko nang sagutin si Romar. Nakaupo kami noon sa ibabaw ng malaking bato at kinukulit niya ako na sagutin ko na siya. Kaya lang may umikse ng mga lalaki na taga kabilang purok at pinagtripan kami. Inaaya si na Romar na magsuntukan. Noon ay inaya ko na lang silang umuwi. Tuloy ay nagawa ko pang i-delay ang pagsagot ko sa kanya ng kulang isang taon. Mismong JS prom namin, February 15, 2002 noong sagutin ko si Romar. Habang sumasayaw kami sa saliw ng love song na Tell Me That You Love Me. So far away, on a cold, lonely night, if I could only hear your voice,
then I'll be alright. Tell me that you love me. Tell me that you care. I just want to hear your voice come floating through the air. Telephones are lonely. Tell me you're right. I just want to feel you near when I lay down tonight. I'd give anything to see your face, just to share the silence of your eyes. Your love is something no one can replace. While I'm gone, I don't want you to cry. Please don't cry. Tell me that you love me. Tell me you're okay. Telephones are lonely. It sounds so far away. Tell me that you need me. Tell me it's alright. I just want to hear your voice when I lay down tonight. Naging malungkot ang unang anniversary namin ni Romar. Pinili kong huwag na lang mag-attend na JS Prom at sumama na lang ako kay Lola Dahlia sa Pangasinan dahil kasal naman ang pinsan kong si Kuya Martin, anak ni Uncle Lucas na panganay na kapatid ni Mama. Bago pa kasi magsimula ang practice para sa kotilyon para sa JS noong 4th year kami, sinabi na ni Romar na hindi siya sasali at baka hindi rin siya mag-attend ng JS dahil luluwas daw sila ng Maynila para salubungin ng papa niyang manggagaling ng Saudi Arabia. May sayaw nung gabi ng kasal ni Kuya Martin pero hindi ako nakipagsayaw kasi hindi rin nakipagsayaw ang mga pinsan kong babae na ka-age ko lang. Hindi ko sila ka-close pero hindi rin ako sumali sa sayawan. Sa mga pinsan ko yung mga lalaki pa ang mga ka-vibes ko. So habang ginaganap ang sayawan sa kasal ni Kuya Martin, ginaganap din noon ang JS Prom namin na naging memorable sana kasi February 15 din noon. At iyon ang petsa noong sinagot ko si Romar. Dumaan lang basta ang special sanang araw na yon na first anniversary namin. Hindi pa naman gaanong uso ang cellphone noong 2002 sa mga kabataan kaya kahit simpleng bati ng happy anniversary mula kay Romar sana ay wala. Habang nanonood kami ng mga nagsasayaw noon ay bigla na lang pinatugtog yung Tell Me That You Love Me kaya naalala ko patuloy si Romar. Umalis ako noon sa sayawan, umakyat ako sa rooftop ng bahay ng Uncle Lucas at doon ako umiyak. Oh, tell me that you love me. Tell me that you care. I just want to hear your voice come floating through the air. Telephones are lonely. Tell me you're alright. I just want to feel you near when I lay down tonight. Makaraan ng ilang minutong pag-i-emote ko sa rooftop ay bumaba din ako at nakasalubong ko sa hagdan ng dalawang pinsan kong lalaki, sina Drake at Aldwin at may kasama silang binata na ka-age lang din namin. Andiyan ka lang pala, sabi ni Drake. Bakit na naman ba? Medyo inis kong tanong kay Drake kasi mula nung dumating kami ay hindi niya ako tinatantanan sa kakulitan niya.
Lagi din siyang nagpapatulong sa mga binibigay na trabaho sa kanya. Bunso si Drake Kuya Bono, kaya't utusan talaga siya ng mga kapatid niyang puro lalaki din. Lumaki si Drake na walang ina dahil makiri ang nanay niya. Sumama sa iba pero si Uncle Lucas hindi na muling nag-asawa. Nagmistula siyang nanay at tatay sa mga anak niyang puro bulugan. Ito si Daniel. Gusto daw niya makipagkilala sa'yo. Nakangiting sabi ni Drake sa akin habang akbay niya si Daniel. Noon ay napatitig ako sa mukha ni Daniel. Moreno siya, kulay brown, pero guwapo. Baby face, medyo matangkad din. Makinis ang balat pero kayumangge. Nakipagkamay ako kay Daniel at nadama ko ang magaspang at matigas niyang palad. Gaya din ng palad ni Romar. Masipag kasi si Romar, Kuya Bono. May bukid sila at marunong siya sa mga gawaing bukid. Pero hindi sila mahirap. Makikita mo ang kaalwana ng buhay nila sa mga gamit na sinusuot niya. May mga alahas nga siya pero madalang niyang isuot dahil nababaduyan daw siya. Mama lang daw niya ang nangungulit minsan na isuot naman niya ang gold necklace at bracelet niya. Matagal na sa Saudi Arabia ang papa ni Romar, kahit ang bukid ay other source of income lang ng mama niya. Maganda at medyo malaki ang bungalow na bahay nila na nasa 10 bahay lang ang pagitan sa bahay ni Lola Dalia. Ang dami nilang halaman sa bakuran nila na siyang libangan ng mama niya. Alam kong doon lang pumipitas ng rose si Romar noon na binabato niya sa harap ng bahay ni Lola noong bakasyon bago kami mag third year sa high school. Hindi ako tumanggi noong ayain akong sumayaw ni Daniel. Binayaran niya ang sayaw na yon. Kasama din niyang sumayaw ang dalawang pinsan ko at ang kapatid kong si Clero na noon ay may pinopormahang dalaga na 18 years old kahit na 14 pa lang siya noon. Paulit-ulit niyang sinasayaw ang dalaga dahil talagang kursunada noon niya. Si Daniel, ramdam kong mabait at marespeto siya. Ramdam ko din na gusto niya ng manligaw nung gabing yun din pero nagpigil lang siya. Lagi siyang nakatingin sa mukha ko na parang bawat galaw ko ay binabantayan niya. Sa tuwing mapapalingon kasi ako sa kinaroroonan niya ay nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Babawiin lang niya ang tingin niya kapag nahuli ko siya. Kunwari sa iba titingin. Kinaumagahan, kasal na sa simbahan ni na Kuya Martin. At alam kong puyat din si Daniel pero nakita ko siyang bagong ligo at napaka-porma at sa akin nakatingin na naman. Kahit tamis ng ngiti niya noon. Matapos ang kasal sa simbahan ay marami ulit tao sa bakuran ng bahay ng Uncle Lucas dahil sa masaganang handaan. Pero hindi ko na nakita si Daniel. Nakasalubong ko si Drake na may dalang plato na punong-puno ng iba't ibang putahe ng ulam. Kinantsawan ko pa siya. Haan nga malagtot ka bayo talabay mo ha? Nakatawang kantsaw ko sa kanya. Sa Tagalog, hindi malundag ng kabayo ang laman ng plato mo ha? Pinagpaguran ko to no. Ako kaya tagapakain ng baboy noon. Kumain ka na din. O baka hindi ka makakain kasi wala si Daniel. Asan ba siya? Umuwi eh. Hindi marunong makikain sa handaan yun. Masyadong mahiyain. Buti naman at hindi nahawa sa'yo. Uy, mahiyain din ako no. Teritoryo ko lang kasi to kaya kakain ako hanggang gusto ko. Pero magdadala ako ng ulam kina Daniel mamaya. Sama ka ha. Para makita mo siya at makilala mo ang nanay niya. Mabait yun, si Nanay Santa. Hindi ko sinagot si Drake noon kasi parang pangit namang tingnan na nagpupunta ako sa bahay ng lalaki at hindi pa ako taga roon.
Pero nung matapos kumain si Drake ay inaya niya ako at sumama naman ako. Maliit lang ang bahay ni na Daniel. Yari lang ng kugo ng bubong pero hollow blocks ang dingding. Mayroon silang maluwang na kubo na walang dingding sa likod ng bahay nila. Katabi ng kuman o malawak na taniman ng gulay. Doon kami nagstay pero yung simoy ng hangin at tahimik na paligid Kuya Bono ay nagpaantok sa akin. Puyat din kasi ako at napansin niyo ni Daniel. Si Drake noon ay tulog na sa malamig na kawayang sahig ng kubo. Nay, ipagtimplo mo nga kami ng kape. Pakisuyo ni Daniel sa nanay niyang si Nanay Santa. Nakangiti namang pumasok sa kusina si Nanay Santa pero pagbalik niya ay wala siyang dalang kape kundi tatlong unan ang daladala niya. Matulog kit di kayo. Gayahin niyo si Drake o malayo na ang narating. Sabi pa ni Nanay Santa at nakita kong maingat pa niyang nilagyan ng unan ang ulo ng pinsan kong si Drake. Napangiti ako noon. Tama si Drake. Mabait nga si Nanay Santa. Nakapantalon naman ako noon Kuya Bono kaya't nahiga na din ako. Matamis at nahihiyang ngiti ni Daniel ang nakita ko bago ako tuluyang makatulog sa kubo. Madilim na nung magising ako. Ang pinsan naming si Aldwin ang una kong nakita na siya ding yumugyug sa akin kaya nagising ako. Tatay na kami berberukan ni Inang. Narinig kong sabi niya sa akin. Kanina pa daw ako hinahanap ng Lola Dahlia namin. Gising na rin noon si Daniel. Nakasandal siya sa haligi ng kubo. Si Drake tulog na tulog pa. Anak, gisingin mo na rin si Drake at nang makakain na kayo. Narinig kong sabi ni Nanay Santa mula sa pinto ng kusina nila. Nay, anong ulam nyo? Tanong ni Aldwin. Lagpang, sagot ni Nanay Santa. Noon ko lang narinig ang ulam na yon at na-curious ako pero gaya kasi ni Daniel Kuya Bono ay kahit laking baryo ako, di rin ako sanay makikain sa ibang bahay kaya ang sabi ko noon kay Aldwin. Halika na Aldwin. Baka galit na si Inang. Sabi ko sabay tayo pero naramdaman kong hinawakan ni Daniel ang kamay ko tsaka sinabing, kain mo na kayo Sam, please. May please pa talaga Kuya Bono kaya't nakikain na nga ako. Sina Drake at Aldwin madalas daw makikain kina Daniel kaya't sanay na sinay sila sa bahay ni Nanay Santa. Mabait din si Tatay Danilo na asawa ni Nanay Santa. Mag-isang anak lang si Daniel kaya't para niyang kapatid ang mga pinsan kong sina Drake at Aldwin. Hindi ako masyadong natuwa sa itsura ng lagpang. May sabaw kasi siyang malabo pero napakasarap pala. Ang lagpang ay inihaw na dalag pero sinabawan. Mayroon siyang pang-asim na bunga ng sampalok. Masarap siya actually. Kasing sarap ng ngiti ni Daniel na noon ay nagsisimula na rin makapasok sa puso ko. Galit na galit si Lola Dahlia nung malaman niyang nakatulog ako kina Daniel. Anong klaseng babae daw ako na nakikitulog sa bahay ng lalaki? Pero pinagtanggol ako ni Drake. Inang, hindi kagaya ng lalaki iniisip mo si Daniel. Mabait yon at marespeto. At saka parang bahay na namin yung bahay nila. At saka sa kubo lang kami natulog. Walang dingding yon.
Kaya kung iniisip mong napagsamantalahan si Sam, mali ka, inang. Kaso, dinakma ni Kuya Fred ang batok ni Drake at pinagalitan din. Sumafety daw kasi si Drake kina Daniel para makaiwas sa napakaraming trabaho sa katatapos lang na handaan. Hindi na ako pinalabas ni Lola Dalia nung gabi. Magkasama kami sa isang kwarto at kahit babanyo lang ako ay tatanungin pa ako. Natanaw ko sina Daniel sa bintana, kasama niya si Drake. Wala na si Aldwin noon kasi sa bayan sila nakatira at umuwi na sila. Si Aldwin ay panganay na anak ni Tite Marisa na bunsong anak ni Lola Dalia. Nakakalungkot man pero hindi ko na ulit nakausap si Daniel dahil alas 5 ng umaga ay inihatid na kami ni Uncle Lucas sa bayan kung saan kami nag-abang ng bus pauwi ng Isabela. Sa bus, Kuya Bono, ay dalawang lalaki ang naglaro sa isipan ko. Sina Romar at Daniel. Mahal ko pa si Romar. Mahal ko na din si Daniel. Pakiramdam ko noon, mas magiging masaya ako kay Daniel kasi mabait siya, pati ang magulang niyang sina Nanay Santa at Tatay Danilo. Nagpabili pa nga si Tatay Danilo ng battery noon para sa flashlight na pinagamit niya kay Daniel nung ihatid nila ako. Noon lang daw nagamit ulit ang flashlight na yon. Baka lang daw kasi matibkul ako sa daan o matisod ang pa ako sa rough road na dinaanan namin pa uwi. Mantakin mo, pati yon inalala ni Tatay Danilo. Mahirap lang sila Kuya Bono pero nai-imagine ko na noon ang mabuhay kasama sila. Parang napakapayapa. Kaya lang, mahal na mahal ko pa rin si Romar at ramdam kong hindi tama na ipaubaya ko na lang siya basta-basta kay Irish. Maganda si Irish Kuya Bono, maputi rin. Pero maganda rin naman ako at maputi din. At higit sa lahat, ako ang urig. Ako ang una. Bakit naman ako magpapaubaya? Namiss ko si Romar. Sa school, nung uwian ng tanghali ay inaya niya akong kumain sa isang pergola sa loob ng school. Nagbaon daw siya ng para sa aming dalawa. First time niyang ginawa yun Kuya Bono dahil birthday daw ng mama niya kahapon at maraming natirang handa na siyang binaon niya. Parang nawala lahat ng sama ng loob at pagtatampo ko kay Romar noon dahil naging napaka-sweet niya. Sinusubuan pa niya ako at pinupunasan ang labi ko kapag nabahiran ng pagkain o mantika. Naisip ko noon na paraan siguro niya para pagtakpan ng guilt sa puso niya dahil sa pangangaliwa niya. Kaya lang simula lang pala yun Kuya Bono ng araw-araw ng pagiging sweet ni Romar sa akin. Pati ang mga best friends kong sina Angela at Kyle ay nagtaka din. Hanggang sa inutusan ko si Angela na mag-imbestiga sa kaibigan niyang schoolmate ni Irish sa private school. Sinabi ko kay Angela na alamin niya kung sina Irish at Romar pa rin. Kinabukasan Kuya Bono ay nag-report sa akin si Angela. May ibang boyfriend na daw si Irish. Mas gwapo at mas mayaman kaysa kay Romar. Natuwa ako nun Kuya Bono at bumilib ako sa sarili ko dahil napatunayan kong tama ang naging diskarte ko. Ang pananahimik ko sa pagtataksil ni Romar sa akin. Hindi kami nag-away, hindi kami naghiwalay at nabalik pa ang dati niyang lambing at pagmamahal sa akin. So sa huli,
sinong panalo. E di, ako din. Nakatanggap ako ng mahabang sulat mula kay Daniel. 3 sobre ang pinaglagyan niya ng sulat na yon. Una ay malaking sobre na paravion. Sumunod ay kulay puting sobre at ang pangatlo ay kulay pink na katerno ng papel o linen kung saan halatang maingat ang nagsulat si Daniel ng mensahe niya para sa akin. Ang ganda ng penmanship niya pero mas maganda ang laman ng sulat niya. Naghayag na ng damdamin niya si Daniel pero sabi niya ay kahit sa sulat daw ay nag-alinlangan pa siya dahil baka daw magalit ako sa kanya. Pero sabi daw ng nanay niyang si Nanay Santa, wala daw masamang magsabi ng damdamin kung malinis naman ang hangarin at tapat ang pusong nagmamahal. Natuwa ako noon dahil isinangguni pa niya sa nanay niya ang pagsulat niya sa akin. Sumulat din ako kay Daniel Kuya Bono at inamin ko din sa kanya ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa kanya. Oo Kuya Bono, inihayag ko din sa sulat ang feelings ko para kay Daniel. Alam kong hindi tama yon dahil maayos na ulit kami ni Romar. Parang bumabawi nga siya sa pagkakasala niyang akala niya ay hindi ko nalaman. Pero naisip ko noon, kung kayang magtaksil ng puso ni Romar, kaya ko din. Total, totoo namang mahal ko rin si Daniel. Masaya ang naganap na graduation namin sa high school. Saksi ang napakarami naming litratong magkakaibigan noon habang nakatoga kami. Pinadevelop ko ang mga litratong iyon at dahil puno na ang lumang personal photo album ko, ay bumili ako ng bago at doon ko inilagay mga graduation pictures namin. Pero marami pang leaf ang hindi nalagyan ng litrato kaya't naisip kong ilipat ang ibang pictures ko mula sa lumang photo album ko. Sapin-sapin na kasi ang mga ibang litrato doon. Nung buksan ko ang lumang photo album ko, nakita kong nakaipit doon ang 2 sulat. Yung sulat ni Daniel sa akin at yung sulat ko sa kanya na hindi ko inihulog sa post office. Hindi ko sinadyang hindi ihulog ang sulat ko para kay Daniel. Nawala lang sa isipan ko dahil marami akong pinagkakabalahan ng mga sumunod na araw dahil huling exams namin bago ang graduation namin. Hindi naman nasumulat ulit si Daniel at hinayaan ko na lang din dahil okay na nga kami ni Romar. Nabura na ng tuluyan ang tampo ko sa kanya at masaya na kami. Isa pa, hindi ko pwedeng pagsamantalahan ang malinis na hangarin ni Daniel sa akin. Masyado siyang mabait para saktan ko lang o paasahin. Sa Mariveles, Bataan, nag-college si Romar. Sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Tagaroon ang mama niya at tumira siya sa lola niya doon. Ako naman noon ay inaaya ni Uncle Lucas na sa Pangasinan daw ako mag-college at pag-aaralin daw niya ako. Nung time kasi na yun Kuya Bono ay broken family ulit kami. Tuluyan nang umalis si Papa at yung akala ni Mama na naputol na ang relasyon ni Papa sa babae niya noong bumalik si Papa sa amin ay mali pala. Dahil noon ay malaki na ang anak nila.
Walang trabaho si Mama. Nagkapera lang siya nung ibenta nila ang bahay at lupa namin at kami ni na Mama ay lumipat na lang sa bahay ni Lola Dalia. Nagtry mag-business si Mama. Ginamit niya ang perang na parte niya mula sa pinagbintahan ng lupa at bahay pero nalugi naman ang negosyo niya. Hanggang sa nagtayo na lang siya noon ng sari-sari store sa harap ng bahay ni Lola Dalia. Graduate na noon si Ate Hannah pero hindi siya matyaga sa mga pinasukan niyang trabaho. Hindi siya nagtatagal. Mapagalitan lang siya ng boss niya, magre-resign na. Hanggang sa nagdesisyon siyang pumunta na lang kay Lola Guada sa Talavera Nueva Ecija. Si Lola Guada ay nanay ni Papa. Pensyonada si Lola Guada at may mga paupahan siya kaya't buhay mayaman doon si Ate Hannah. Si Clairon na bunso namin, naging maluho habang nagbibinata at hindi makatanggi si Mama sa kanya. Mahal na mahal niya ang nag-iisa niyang anak na lalaki kaya't ang pag-aralin ako noon ay isang malaking question kung kakayanin niya. Kaya nga, halos ipagtulakan niya ako noon na pumayag na sa gusto ng kapatid niyang si Uncle Lucas na doon ako sa Pangasinan mag-aral. Sa totoo lang, medyo gusto ko din kasi masaya akong kasama ang mapinsan kong sina Drake at Aldwin. Mabait at kwelang kasama si Drake pero nagdalawang isip ako dahil baka matuluyan na akong matukso kay Daniel. Pero ang pinakamalaking dahilan talaga, Kuya Bono, kung bakit hindi ako pumayag sa gusto ng Uncle Lucas ay dahil alam kong aalilahin lang ako doon ng mga kapatid ni Drake. Pati si Uncle Lucas na hindi kasi nag-asawang muli. Baka lahat ng trabahong bahay, kami lang ni Drake ang gagawa. Sina Kuya Martin at Ate Isabel naman kasi ay sa Dagupan City tumira, kaya wala pa rin babae sa malaking bahay ni Uncle Lucas. Hindi naman ako tamad, Kuya Bono, pero ayoko lang talaga ng nauutusan. Kaya ang ending, nag-enroll na lang ako sa ISU at nagtiis sa kakarampot na baon na kayang ibigay sa akin ng mama ko. Paminsan-minsan ay nakakaalala din naman si Papa na dagdagan ang padala niya kay Clairon. Ka-close kasi ni Clairon ang teacher niyang bakla na may cellphone na noon. May cellphone na rin si Papa noon kaya nakakapag-text si Clairon kay Papa kapag kailangan niya ng perang pambili ng pamporma niya. Pero ako, never akong humingi kay Papa. Kapag may bigay siya para sa akin, sinasabay niya sa padala niya kay Clairon, tinatanggap ko. Pero never akong nanghingi sa kanya mula nung iwanan niya ulit kami. Dahil that time ay wala na akong amor at respeto sa kanya. Third year na kami sa college nung sunduin ako ni Romar para doon kami sa bahay nila mag-Noche Buena. Mag-aanim na taon na ang relasyon namin ni Romar noon, Kuya Bono, pero noon lang niya ako naisama sa bahay nila at maihaharap sa magulang niya. Umuwi siya noon mula sa Bataan dahil Christmas vacation naman. Noon ay binilin niya ako, Kuya Bono, na huwag ko daw ikukwento sa mama niya na hiwalay ang mama at papa ko. Natigilan ako ng Kuya Bono pero hindi ako nagtanong. Dati naman kasing may impression ako sa mama niya na relihiyosa at moralista. Madalas ko siyang makita kasi malapit lang naman ang bahay nila sa bahay ng Lola Dalia ko. Ang hindi ko lang gusto noon ay yung inutusan ako ni Romar na magsinungaling sa mama niya. Kapag daw tinanong ng mama niya ang papa ko, sabihin ko raw na nagtatrabaho sa malayo si papa at madalang lang itong umuwi. Mahal na mahal ko si Romar, Kuya Bono, at lalo pa siyang gumwapo at kumisig noong ganap na siyang binata. Gustong gusto ko ang clean cut na hairstyle niya. Napaka macho niyang tingnan.
At gaya ng dati, ayaw kong mag-argumento kami kaya't umuo na lang ako sa bilin niyang magsinungaling ako sa mama niya. Mabuti na lang Kuya Bono at napakakulit ng bunsong kapatid ni Romar. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng mama ni Romar na makakwentuhan ako ng matagal. Sobra akong naginhawaan nung palabas na kami ni Romar sa bahay nila nung ihahatid niya na ako kasi walang tanong ang mama niya na kinailangan kong sagutin ng kasinungalingan. Hindi ako masaya noon sa setup naming ganun ni Romar. Hanggang kailan namin itatago ang katotohanan tungkol sa papa ko? Bakit kailangan namin itago? Hindi mag-a-adjust ang katotohanan ng broken family kami. Hindi ba't ang dapat sanang mag-adjust sa katotohanan ay ang mama ni Romar? Kung malawak talaga ang pag-unawa niya, dapat maisip niya na hindi ko ginusto na maging taksil ang papa ko at lalong hindi ko ginusto na maging produkto ng isang broken family. Same year kami nag-graduate ni Romar. Agad din siyang nag-take ng board exam at pumasa naman. Ako ay 7 buwan ding nag-try na maghanap ng maayos na trabaho sa mga opisina dyan sa Isabela pero nabigo naman ako. Naisipan ko na lang ding magpunta kay Lola Guada sa Nueva Ecija at doon ay nakahanap ako ng trabaho na napagtiyagaan ko naman ang kulang 2 taon dahil nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan doon. Marami ding nanligaw, hindi lang mula sa trabaho kundi mga taga-subdivision din kung saan nakatira si Lola Guada at Ate Hana. Nung time na yon ay engaged na si Ate Hana sa boyfriend niyang Seaman din. Din kako kasi nung time na yon ay Seaman na rin si Romar at uso na noon ang cellphone na siyang naging means of communication namin kapag nagkakasignal siya. Nung bumaba si Romar sa barko matapos ng unang sampa niya, taong 2010 yon, buwan ng December, sinabi niyang dadaanan niya ako at sabay kaming umuwi ng Isabela. Kaso hindi ako pinayagan ng boss ko kasi December yon, peak month, maraming trabaho, maraming clients. Nakasama ko pa rin naman si Romar noong bisperas ng Pasko at mismong Pasko. Pero bagong taon ay hindi na ako nakauwi dahil punuan na ang mga bus galing ng Maynila. Nag-try actually akong sumakay pero hindi ako nakasakay. After 2 months, buwan ng February ay sasampa na ulit si Romar at nung anniversary namin, dumaan siya sa Nueva Ecija bago pumunta ng Maynila. Nag-check-in siya sa isang hotel sa Kabanatuan at doon namin sinelebrate ang aming 9th anniversary. Noon, Kuya Bono, for the first time ay naisuko ko na kay Romar ang bataan. Thank you.
Dumaan ulit ang maraming buwan at taon bago ulit bumaba ng barko si Romar ay may natuklasan ako. May iba na naman siyang karelasyon. Uso na noon ang Facebook, Kuya Bono, at doon ko siya nabisto. May nag-comment sa isang post niya, Lady Lynn ang pangalan. Inistock ko ang Facebook ni Lady Lynn at nakita ko ang mga uploaded pictures niya kung saan kasama niya si Romar. Nasaktan ako siyempre, na-shock. Akala ko nagbago na siya. Pero gaya ng una, Kuya Bono, hindi ko ulit siya kinumpronta. Baka kasi gaya din ng dati ay mag-break din sila at sa huli, sa akin din babawi si Romar. Kaya lang mas masakit yun kaysa nung high school kami. Mature na kasi kaming pareho ni Romar at alam kong sinadya niya na ang magkasala. Hindi gaya nung high school kami na binigyan ko siya ng benefit of the doubt na immature pa siya kasi bata pa nga, mapusok at marupok. Pero that time kasi nung 2012, Kuya Bono, ay pareho na kaming 25 ni Romar. So ano pang excuse niya kung bakit niya yun nagawa? Hindi siya kontento sa akin. Kaya ko nga binigay na yung katawan ko sa kanya para wala na siyang masabi. Pero matutuklasan ko pa rin may iba na naman pala siya. Akala ko matinding stress ang dahilan kung bakit ako biglang nagkasakit noon. Bigla na lang akong nanghina, sobrang fatigue, Kuya Bono. Nagpapalpitate din ako noon at namamanhid ang mga kalamnan ko. Walang lakas sa mga muscles ko. Na-admit ako sa doctor's hospital sa Cabanatuan City at doon ay na-diagnose na mayroon akong acute hypokalemia. Excessive loss of potassium sa katawan ko. Nag-alala si Romar nung malaman niyang na-confine ako. Nung tumawag siya, walang lakas ang katawan ko noon, Kuya Bono, hinang-hina ako. Pero ang lakas naman ng loob ko. Nagawa ko siyang kumprontahin noon tungkol kay Lady Lynn. Hindi siya nakaimik. Sige Romar, mag-deny ka. Sorry, mahal. Narinig kong sabi niya. Sorry? So paano ngayon? Anong gusto mo? Dalawa kami? O pipiliin mo siya at iiwanan mo ako? Wala akong sinasabing ganyan. Anong kulang sa akin, Romar? Anong mali sa akin? Wala. Ako ang may mali. Sorry. Tao lang. Tao din ako, Romar. Pero niminsan hindi naman ako nagpagrelasyon sa iba. Tao ako na nasasaktan. Pinalagpas ko nung unang lokohin mo ako nung high school tayo. Akala mo, hindi ko alam na nagkaroon ka ng Irish noon. Kitang-kita ko pa kayo naglalaplapan sa cottage sa resort. Nagsawalang kibulang ako dahil ayokong mag-away tayo. Tapos ngayon na naman, Romar. Eto na naman. May Lady Lynn ka na naman. Sorry, mahal. Sorry. Narinig kong sabi niya, Kuya Bono, at ewan ko kung bakit lalo lang akong nasasaktan sa sorry niya. Tanga ba ako sa tingin mo, Romar? Manhid ba ako sa akala mo o sadyang wala ka lang konsensya? Mahal, please. Tama na muna. May sakit ka. Kahit mamatay ako ngayon, Romar, okay lang sa akin kesa naman sa patuloy at paulit-ulit mo akong sinasaktan. Porke mahal na mahal kita, ginaganito mo ako. Wala kang konsensya. May konsensya ako. Nakukonsensya ako. Hindi ako naniniwala. Naalala mo nang turuan mo akong magsinungaling sa mama mo tungkol sa pagiging broken family namin? Noon ko naramdaman na wala kang konsensya. Bakit? Kasi paano mong nagawang turuan ako magpanggap at paniwalain sa kasinungalingan ng sarili mong ina? Mahal para sa atin yun.
Alam ko kasing magiging negatibo ang treatment ng mama ko sa'yo kapag nalaman niya tungkol sa pamilya mo. Ganun? So hanggang kailan mo itatago ang tungkol sa pamilya ko, Romar? Anong plano mo para sa akin? Meron ba? O baka si Lady Lynn lang ang may karespe-respetong pamilya at siya ang proud na proud mong ipapakilala sa mama mo? Mahal, tama na please. Tama na. Oo, Romar. Tama ka. Tama na. Tapusin na natin to dahil sa totoo lang, wala akong nakikitang liwanag sa relasyon natin. At hindi ko rin gustong maging biyana ng mama mong ipokrita. Mahal, please. Huwag kang magsalita ng ganyan sa mama ko. Sorry. Nadulas lang ako. Pero Romar, sure na ako. Break na tayo. Doon ka na sa Lady Lynn mo. First time kong maranasan ng yakap ng Ate Hana ko na siyang bantay ko noon sa ospital. Proud ako sa'yo. Anak ka kay Mama. Pareho kayong matapang. Narinig ko pang sabi ni Ate at pinipigilan ko lang mapaiyak noon pero hindi ko naman kinaya. Napahagulgul pa rin ako. Dumating si Mama at makaraan ng tatlong araw ay inuwi ako ng Isabela. Pero after 3 days ay nag-flight si Mama pupuntang Kuwait upang magtrabaho bilang domestic helper para mapag-aral at masunod ang layaw ng bunso niyang si Clayron. Mahina pa rin ako noon, Kuya Bono, pero nakukonsensya ako kapag nakikita ko si Lola Dahlia na nagwawalis sa bakuran dahil matanda na siya. Kaya lang ay talagang wala pa akong lakas. Kumakatog pa ang tuhod ko kapag matagal akong nakatayo. Napapaluha ako pag nakatingin ako sa malawak na bakuran ni Lola Dahlia. May nabuo na kasi kaming plano ni Romar doon. Tuwing bakasyon kasi nung college pa kami, maaga siyang dumadaan dahil nagpupunta siya sa bukid nila. Saglit kami nakakapagkwentuhan noon habang nagwawalis naman ako sa bakuran. That time, Kuya Bono, ay tanggap na siya ni Lola at boto si Lola Dahlia sa kanya. Ang lawak na salunan to, tatayuan ng damara. Nakangiting sabi ni Romar noon, ang salunan sa mga hindi nakakaalam ay lugar kung saan gaganapin ang sayawan sa gabi ng kasal. Ang damara naman ay siyang temporary na estruktura, lalagyan niyo ng bubong, kadalasan ay tolda upang kapag umulan ay hindi mababasa ang mga nakikisaya o nakikisayaw. Dito na rin siguro tayo magpatayo ng bahay kung papayag si Lola Dahlia. Ang luwang nito, kahit 5 kwarto na bungalow, kasyang-kasya dito, maluwang pa matitira. Ang sarap sana kung nagkatotoo ang mga pangarap na yun, Kuya Bono. Pero that time, nakakasakit lang ang mga alaalang yun. Nakakasakit ang katotohanan hanggang plano at pangarap lang kami ni Romar.
Nakaraan ng ilang araw, nag-text si Romar gamit ang local number niya. Alam kong dumating na siya. Sinagot ko naman ang tanong niya kung totoo daw na nasa baryo na ako. Pero nung sabihin niyang pupuntahan niya ako, hindi na ako nag-reply. Pero pumunta pa rin siya. Hindi ko siya hinarap. Sa halip ay sinabi ko kay Lola Dalia na itaboy niya pa uwi si Romar dahil break na kami at hindi na kami dapat mag-usap pa. Hindi man lang nagtanong si Lola kung bakit, agad niyang pinuntahan si Romar at sinabi niya ang sinabi ko. Hindi na rin ako nagbukas ng cellphone noon dahil alam kong mangungulit lang si Romar. Pero kinaubagahan, Kuya Bono, madilim pa ay naulinigan ko ang parang may nagwawalis sa bakuran. Pagtanaw ko sa bintana ay nakita ko si Romar at siya ang nagwawalis ng mga tuyong dahon mula kasi sa napakaraming puno sa bakuran. Maya-maya pa ay nilabas na siya ni Lola. Hindi ko gaanong narinig ang mga salita ni Lola kasi mahina siya magsalita. Pero yung sinabi ni Romar ang malinaw kong narinig. Eh Lola, dito kasi kami magpapatayo ng damara sa kasal namin. At kung papayag ka, dito na rin kami magpapatayo ng bahay namin ni Samantha. Hindi ko narinig ulit ang sinabi ni Lola pero nakita kong inagaw niya kay Romar ang walis tingting at inambaan pang hahatawin si Romar ng walis tingting. Nakatawang umalis si Romar patungo sa direksyon ng bukid. Noon ay binuhay ko ang cellphone ko at nakita ko ang mahigit 50 na text ni Romar. Pero hindi ko binasa kahit isa. Pinatay ko lang ulit. Hindi ko kasi gusto ang nararamdaman ko noon, Kuya Bono. Humuhupa na yung galit ko sa kanya lalo na't ang pagwawalis niya sa bakuran namin ng umagang yon ay inulit-ulit pa niya. Pakanta-kanta pa siya yung theme song namin na Tell Me That You Love Me habang nagwawalis siya. Sintonado siya, Kuya Bono, pero okay lang. Kaya lang, hindi ako sigurado kung okay lang din na bigyan ko ulit ng chance si Romar. Sabi ni Lola Dalia, makipag-ayos na ako kay Romar. Saan pa raw ako makakakita ng seaman na nga, pero lumulusong pa rin sa bukid at nagagawa pang magwalis sa bakurang hindi kanya. Sabi ni Lola, seryoso daw talaga si Romar, kaya makipag-ayos na ako sa kanya. Sige Lola, kapag magaling na ako, haharapin ko na siya. Nung time kasi yun, Kuya Bono, na mahina pa ako ay alam kong haggard ang itsura ko. Hindi rin ako nakakaligo lagi noon at alam kong may amoy ako. Kaya hindi ako pwedeng basta-basta haharap kay Romar. Kaya sabi ko kay Lola, haharap lang ako kapag magaling na ako, kapag nakakaligo na ako. Kaya lang nung hapong yon ay may dumating kaming bisita. Dalawang makikisig na binata na galing ng Pangasinan. Yung isa ay ang pinsan kong si Drake at ang kasama niya ay si Daniel. Two old friends meet again, wearing all the faces, talk about the places they've been. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How are they to know? Someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than friends. She is better.
this life, and it feels so right. Maybe this time, maybe this time, maybe this time. Hindi ako lumapit kina Daniel at Drake. Hanggang pinto lang sila ng kwarto ko, bawal silang pumasok. Hindi ko sila pinalapit sa akin kasi nga, hindi ako mabango. Namiss ko si Daniel, Kuya Bono, at ang gwapo niya sa paningin ko. Kinagabihan ay sasala sila natulog dahil tatlo lang ang kwarto ng bahay ni Lola. Sa kanya yung isa, akin yung isa, at kay Claire yung isa. Pero masakip sa kwarto ni Clairon kasi maraming gamit ang nakatambak doon. Bago kami lumipat noon sa bahay ni Lola nung mabenta ang bahay namin, bodega talaga ang kwartong yun. Hindi lang talaga sanay si Clairon na wala siyang sariling kwarto kaya isiniksik niya ang sarili niya sa mga tambak na gamit doon. Kaya nung gabing yun ay sa salas na tulog sina Drake at Daniel. Kami palang ni Lola ang gising nung sumapit ang umaga at natanaw ko si Romar sa labas, nagwawalis na ulit. Nakita niya ako sa bintana pero mabilis akong nagtago. Kaya lang, bigla kong narinig ang boses niya at alam kong nasa tabi na siya ng bintana. Samantha, hindi ako sasampa sa barko hanggat hindi kita napapabalik sa akin. Tuwing umaga ako magwawalis dito at titigil lang ako kapag nag-asawa ka na ng iba. Pero kung ako ang pipiliin mong pakasalan, nangangako ako na tuwing umaga ako pa rin magwawalis kapag nakabakasyon ako. Samantha, lahat gagawin ko para bumalik ka sa akin. Lahat isusuko ko, makuha ko lang ulit ang tiwala at pagmamahal mo. Nung umaga pa rin yun, Kuya Bon, ay nag-isip ako ng malalim. Naisip ko din si Mama na alam kong umaasa pa rin sana bumalik si Papa sa kanya. Pakiramdam ko, sumanib lahat ng kalawakan ng isip sa akin dahil tinanggap ko na ang tao ay tao lang. Nagkakamali, nagkakasala, pero deserve nila ang mabigyan ng second, third o mas marami pang chances. Sa isip ko noon, bukas ng umaga, tatanggapin ko na ulit si Romar. Noong umaga pa rin yun, balak ko talagang bumangon ng maaga at maligo na pero hindi ko nagawa dahil narinig ko na ang ingay ni Drake at Daniel at parang nagluluto sila ng almusal. Makaraan ng ilang minuto pa ay kumatok si Drake sa kwarto ko pero hindi ko pinagbuksan. Kaya lang, makaraan ng ilang minuto ay bumukas ang pinto at nakita ko si Drake na may hawak ng susi. Then, mula sa likod niya ay bumungad si Daniel na may dalang tray na naglalaman ng pagkain. Breakfast in bed. Nakangiting sabi niya sabay hakbang papasok ng pinto ko pero napasigaw ako. Huwag kang pumasok, Daniel. Huwag kang lumapit sa akin. Babaho ako. Please, huwag kang pumasok.
Pumasok ako sa buhay may asawa noong sumunod na taon, 26 na ako. Age 28, may baby na ako na sinundan ng isa pang baby noong 30 na ako. Sabi ng mister ko, isa pa daw, pero sabi ko tama na. Okay, ikaw ang masusunod kasi katawan mo yan. At alam kong hindi madali ang magbuntis at manganak. Magbuntis at manganak lang naman ang iniwasan ko, Kuya Bono. Hindi yung pagtatalik kasi nakaka-addict. Lalo na katakam-takam lagi ang katawan ng Mr. Kong, si Daniel. Oh, Kuya Bono, si Daniel ang pinakasalan ko dahil ramdam kong kampante ako sa kanya at sa pamilya niya. Noong umagang iyon na nagpilit siyang pumasok sa kwarto ko para dalhan ako ng breakfast in bed, hindi siya nagpapigil kahit nagsisigaw akong huwag siyang lumapit kasi nako-conscious ako dahil ilang araw na akong hindi nakakaligo. Hindi niya ako pinakinggan. Pumuwesto pa siya sa harapan ko. Umupo siya sa silyang katabi ng kama at may dinukot siya sa bulsa ng short niya. Nakita namin to kagabi. Nakaipit sa photo album mo. Napamulagat ang mata ko nung makita ko ang sulat ko noon sa kanya na hindi ko naihulog sa post office. Mamasa-masa ang mga mata ni Daniel nung sabihin niyang, wala akong pinangarap noon kundi ang makatanggap ng sulat mula sa'yo, Sam. Sayang, hindi ito nakarating sa akin. Hindi ako nakapagsalita, Kuya Bono, dahil nakita kong umagos ang luha mula sa mata niya at ewan ko kung bakit napaluha na rin ako. Hindi kita tatanungin kung yung nakasulat na damdamin mo dito sa sulat na ito ay ganun pa rin hanggang ngayon. Hindi kita tatanungin kung gusto mo pa rin ako kasi mula ngayon, Sam, wala akong ibang gagawin kundi ang pag-effort para gustuhin mo ulit ako. June 2013, kami nagpakasal ni Daniel and we lived happily and simply ever after. Isa siyang public school teacher, Kuya Bono. Tapos na rin siya sa kanyang masteral. 2014, ikinasal na rin si Romar sa isang napakagandang Manilian niya. Pero 2017 ay naghiwalay din sila dahil nagawa pa rin talaga ni Romar ang mambabae kahit almost perfect na ang misis niya. Nag-asawa ulit pero hindi rin nagtagal. Sa ngayon ay may kinakasama ulit siya na taga-Antipolo naman. Friends kami sa Facebook, Kuya Bono, kaya't updated ako sa buhay niya. Siya ang unang nag-chat-chat kapag nakaalala siya. Nire-replyan ko naman at komportable akong makipagpalitan ng salita sa kanya dahil alam kong wala akong dapat ikahiya kasi hindi ako ang nagkasala, hindi ako ang nagkamali. Actually, tama ang decision kong huwag siya ang pakasalan ko. Salamat sa Diyos dahil ginabayan niya ako sa pagpili ng lalaking makakasama ko habang buhay. And I am quite sure that God gave me the best husband I truly deserve. Hanggang dito na lang, Kuya Bon, at sana'y mabasa mo rin ang aking kwento sa kahit saang channel mo. Gumagalang at nagpapasalamat, Samantha. Thank you.
Kahugot na Samantha, una sa lahat maraming salamat sa pag-i-entrust mo ng iyong napakagandang kwento sa ating programa. Napakagaling mo magsulat, wala tuloy akong masabi ano, at nag-aalagaan ako mag-comment tuloy. And agree ako, actually, nung una pa lang, parang mas nagustuhan ko talaga si Daniel. Yung quality ng life nila, tapos yung parents niya, tapos yung ugali niya, siya na talaga yung naramdaman kong bagay sa iyo. At thank God sapagkat guide ka talaga ng Panginoon natin sa pagpili sa Kanya. Congratulations! And I'm so proud of you that contented ka and proud and happy sa simpleng buhay. Maraming salamat and God bless you more, kahugot na Sam at Daniel at sa inyong mga anak. At ngayon mga kahugot sa inyong mga pinakahihintay na shoutout. Shoutout kay Queen Joyce of Oman, ganun din kay Infi Vlog, ganun din kay Grace and Sherwin Ablau. Pa-shoutout po kaming asawa ko na si Geraldine Caronan from RG Caronan at sa dalawa po naming anak na sina Cyrus Arger at A. Steve na mahal namin. Pa-shoutout din lahat ng tagapakinig dito sa Torino, Italy mula kay Famstar. Rodel de Guzman, shoutout to you. Ganun din kay Learney Buensuceso. Christine Mangaba, shoutout sa iyo. Ganun din kay Rayzan Mariano of Balibago, Ichagwe, Isabela. Bautista Ardent B, shout out to you. Also kay Danica Porcinido. Moises de la Cruz of South Korea, shout out to you. Also to Johanna Biangtan of Riyadh. Pa-shout out Kuya Bono, kanyami dito'y Damam Saudi Arabia nga kanayon nga agdingdingeg. Amin nga Ilocani dito'y Daco Company from Dexter Eclera. Shout out kay Franklin Daklitan of Eastern Samar mula sa XGF na si Jeremy Abendanio. Baby Jane Omotoy, shout out to you. Ganun din kay Skyzer Odette. Shout out po sa pinakamamahal kong asawa. Happy birthday, Mommy Flores from Mr. Poggy 96. Romeo Delim, shout out to you. Taga La Union yata ito. Shout out dito sa Family Fugaban of Katabayugan, Kabagan, Isabela mula kay Gina. Shoutout po sa mahal ko pa uwi na this coming November 15. Ingat ka mahal, Michelle o Michelle. Hihintayin ko ang pagbabalik mo from Eloisa Guerrero of Qatar. Pa-shoutout man, ti Family Cabarong and Family Rosendo from Rose and Rosendo of Singapore. Maraming salamat muli mga kahugot sa paglalaan ng inyong mahalagang oras sa pakikinig ng ating napakagandang kwento. Pakishare kung inyong nagustuhan at huwag kalimutang magbigay ng sensible comment tungkol sa kwento. Maraming salamat at muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all. Kahugot, nais mo rin bang ibahagi ang iyong totoong kwento ng buhay at pag-ibig? Ngayon pa lang, thank you na sa'yo. Pero tandaan lamang ang mga sumusunod. Number 1, gamitin ang wikang Tagalog o Taglish at please lang, tama sana lahat ng spelling mo. Iwasan ang shortcut typing gaya ng style mo sa pagte-text gamit ang basic phone na dikipad noon. Number 2, huwag gumamit ng kahit anong uri ng emoji o emoticons. Hindi yon kailangan. Number 3, mag-type gamit ang Microsoft Word sa iyong computer or laptop o mag-download ng Word app at ito ang gamitin mo sa pagta-type ng kwento mo upang makita mo kung ilang words na ang natatype mo. Kasi mababasa lang ang iyong kwento sa DKB kung ito ay naglalaman ng 5,000 hanggang 6,000 words. Kung mas mababa sa 5,000 words, mababasa ito sa SIT or Somewhere in Time channel. Number 4, kung maaari, maglakip ng picture mo or maikling video. Totoong picture o video mo ha? Kung pwede lang naman, okay lang kung mas gusto mong maging privado ang iyong itsura. Number 5, ipadala ang iyong kwento sa email address na dearkuyabono@gmail.com. Hintayin namin ang kwento mo kahugot. Salamat!